Okay, what's up mga ka-goldfish tambayan? Ito na naman tayo sa another goldfish vlog. And welcome to my channel. This is Jameer Goldfish. Ang topic natin for today is ang aking experience sa pag-handbreed ng goldfish. First time natin, kaya medyo nagkaroon tayo ng failure. Pero okay lang, may next time pa naman. And yung mga breeders natin, ang gaganda. Kahit na may medyo may fault si Yamato at saka si Nori, pwede nating gamitin as mat grade. Pag sinabing mat grade mga bossing, material grade siya, magagamit siya for breeding. Hindi siya pwedeng gamitin for show grade. Lalo na sa actual show, pwede nyo naman isali pero minus points yan sa mga judges natin. Kaya mas okay yung walang fault para hindi sayang yung entry natin. 6 months ang inantay natin mga bossing para makondisyon sila mag-breed. Hindi ko akalain, bigla lang sila nag-lay. Hindi ako nag-2BPEX or PCB or ibang conditioning na pagkain sa kanila. High quality pellet lang ang binigay ko kung sana silang naghabulan at saka nag-lay ng egg. Yan, tambay muna kami ng anak ko. Sarap tumambay dito, mahangin tsaka yun, nakaka-relax tingnan yung mga isda. Ito na po yung entry natin sa IGC, Battle of the Best na breed po ni Boss Migoy. Sana makalusot tayo. November 15 na po ang final submission, good luck kay Bahamut. Sana makakuha tayo ng place. Pero madaming magagaling at magagandang entry, kaya good luck talaga. Nakaka-excite iahon si Bahamut kung ano na itsura niya ngayon. Nung last October ko pa siya nakita nung huli. Sana malaki na improvement niya. Yung redhead, yan yung entry natin kay Meng Meng and Friends. Yung dalawa naman, STN na breed ni Boss Saisbad. Gagamitin din natin yan for breeding someday. Kaya ito, nagpa-practice muna tayo mga boss para ma-perfect natin yung pag-breed tsaka pag-groom. Para makapag-out tayo ng quality goldfish, update ko kayo mga boss. Yan oh, black na si Bahamut oh. Medyo lumapad yung katawan niya. Pero yung ilalim nung belly niya, hindi pa fully black. Sana mag-fully black na bago mag-November 15 para may chance tayong magkaroon ng award. Nasa 170 participant ata kami dun sa IGC. Ang daming magagaling. Kaya mahirapan talaga yung mga judges dun. Ayan, si Boundoman naging bronze na. Nung nasa reptab siya, ano siya eh? Tiger eh. Nung nandito na sa tank, naging ganyan eh. Hindi ko malagyan kasi ng black background yung likod niyan kasi masikip. Nakadikit na eh. Kaya umaasala lang ako sa green algae para mag-dark pa siya. Kaya kung may mga black goldfish kayo, lagyan nyo ng black background para mas mag-dark sila. Kasi pag maka-clear talaga, nagbo-bronze mostly yung mga black goldfish. Ayan, si Boundoman, bilog na bilog. Gagamitin din natin what grade yan para magkaroon tayo ng tiger line. Maganda i-pair to kay Yamato kasi mawen si Yamato. Magandang kombinasyon. Ayan na, si Ifrit. Ayan yung male, ano natin, Oranda Kirin. Ipe-pair natin siya kay Bahamut pag brinid natin sila balang araw. Diyos ko naman! May naglay. Sino kaya ang naglay? Aray ko po. Yan mga boss, kala ko wala na akong aabutan. Sinubukan kong i-handspoon. Yun, ang daming lumabas. Kaso mali yung ginawa ko eh. Maliit lang yung planggana na ginamit ko. Tapos, yung dalawang female na rancho, dun ko lahat inano yung eggs. Nagpatong-patong yung eggs.
naging crowded, kaya napungus, namatay lahat, kaya nag-fail tayo sa pagbibreed nung rancho natin. Ito yung unang lay ni Ace, konti pa lang, dapat ganyan lang pala, kadami, para mag-hatch ng maayos, tapos wala dapat kumpul-kumpul. Dapat pala mas malaki, tapos mababaw lang yung tubig, tapos imekos-mekos yung egg para kumalat. Yan, ganyan, ihalo-halo lang. Tapos yung ganyan, yung mga may kumpul, hindi pwede yan, dapat kalat talaga. Tapos hindi crowded, para pag nag-hatch sila, madali silang makalangoy. Yan, ginawa ko mga bossing, mali yan. Dapat mas malaki yung planggana. Tsaka uunahin nyo dapat yung male para may similya na yung tubig. Para pag lumabas yung eggs, mapipertilize na yung itlog ng female. Tapos ikalat nyo yung itlog. Pagka handspun nyo, tutulak nyo palayo yung egg o kaya hihalo nyo para dumikit sa gilid or kumalat yung eggs niya. Huwag iisang lugar, magpapatong-patong yung eggs, mahihirapan sila mag-hatch. Kailangan hindi dikit-dikit para pag nag-hatch sila, hindi sila mahihirapan. Pagka patong-patong kasi magkakapunggus daw eh, dun po sila madadamay at mamamatay lahat. Yan, sinori ang ginamit nating male nung una. Pero dahil kulang tayo sa male, ginamit ko yung dalawang rancho. Kaya good luck sa kalalabasan mga bossing, i-update ko kayo. May breed naman ata ng rancho tsaka oranda, yun bawang lalabas. Doon ata nagsimula yung mga ST. Abangan na lang natin mga bossing, i-update ko kayo sa breed natin. Si Nori kasi konti yung similya kaya napilitan na akong gumamit ng dalawang rancho. Eh si Boundoman kasi hindi kasama sa tank na yan, kaya mahirap kung bigla ko siyang kunin tapos i-unspoon ko. Baka hindi lumabas yung similya. Tsaka hindi fertile yun. Dapat nangahabol yung lalaki para ma-fertile yung ano niya, yung tamod niya. Ayan mga bossing, mali yan. Yan yung mga tinggel ng mga goldfish. Dapat hindi dikit-dikit yung mga eggs. Dapat iwalay-iwalay yan. Ayun o, may kumpul na yun. Doon nagkaroon ng punggus kasi medyo hapon pa lang nag-ano siya, nangamoy na yung tubig, mabula. Ibig sabihin, hindi kaya ng lagayan natin yung dami ng itlog. Ito naman yung egg ng ST natin. Hindi siya masyadong crowded, pero konti lang yung ano eh, yung napisa eh. Siguro mga 30 pieces lang siguro to 40. Mahina tayong tamod ng, ng mga goldfish natin eh. Pero merong tamon si Boss Macho Loxin eh, binibenta niya yun na PM nyo lang siya para mas mabilis mapisa yung mga eggs nyo. Ayan, naglagay tayo ng metalin blue. Yan, palpak yan. Kasi puta, dikit-dikit yung itlog na yan. Damay-damay na yan pag nagkapugus. Ayan, naglagay tayo ng mineral water after 1 hour yan. Nagpalit tayo ng tubig, tapos metalin blue, tatlong patak. Ayan, nag-reset tayo ng sub kasi nahigop yung mga eggs nila eh. Kasi pag pinabayaan natin yun, magkakos din ng fungus yun sa tank natin. Di kawawa yung mga breeders natin. Kaya no choice, talagang reset tayo ng sub nyan. Una, tubig sa main tank. Then male, similya, ihalo nyo. Then female. Then male uli, ganun lang. Tapos after 1 hour, tsaka nyo i-water change. Tapos yun na, antayin nyo na lang. Ito na, yung unang handspun natin na palpak, yung sa rancho. Yung sa ST naman, ayan, medyo nagkaroon ng mga mata after 1 day, kinabukasan. Pero marami rin hindi napisa kasi crowded pa ata sa ganyan, masyadong masikip. Tapos nakulang ata sa pagka-fertile ng male. Kasi wala pa atang 30 minutes, winater change ko na eh. Wala, first time natin eh. Pero buti may na-hatch. Ito yung sa rancho, grabe. Sobrang dami nung eggs. Pero wala eh. Bawi tayo next time, hindi siya nag-hatch. Na punggus lang, bumaho yung tubig. Ayan, ang ginawa natin, turo ni Boss MFL Goldfish. After 1 day, pag lumabas na yung mata, lubog nyo na sa paglalagyan nyo ng tank. Ayan, 100 gallon yan mga boss. Nung the next day, medyo bumaho yung tubig niya kasi yung mga egg na hindi napisa, yun na tayo nag-cost ng ano. Kaya ginawa ko, nag-water change ako habang di pa nag-hatch. Tapos naglagay lang ako ng anti-chlorine.
Tapos ayan, the next day na, may mga nagpe-free swim na. Medyo naarawan sila dito ng konti pero may takip din. Pero hindi naman takip na takip. Sana mapalaki natin to mga boss at mapakita ko yung crossbreed ng Rancho X SBST. Sana mapalaki natin tsaka makakuha tayo ng mga potential grade. Siguro mga 30 to 40 pieces to eh. Sana talaga madaming show grade na lumabas. Pero okay lang, marami pa naman next time eh. Kaya marami tayong material dito na mapag-practice ng mga breeding. Marami na din pong nag-PPM sa akin kung ipapag-grow out challenge. Mga boss, pasensya na ho. Antay-antay muna tayo. Pinag-aaralan po natin yung breeding at saka selection. Kailangan kasi pag sa grow out, magaganda talaga yung ilalabas. Ayoko naman mapaya sa inyo na magbigay ng hindi quality na isda. Matagal-tagal pa to mga boss. Palakiin muna natin. Check natin yung unang breed natin. Baka mamigay ako ng mga mat grade tsaka yung mga kal natin. Mapag-practice nyo din alagaan. Yan mga boss, ito muna pinakain ko. Yung mga pellets natin na Cosmo, Hikari Lion, Mizuho, JPD Pellet. Binabad ko yan for 1 hour sa mineral water. Ayan, nadudurog na siya. Dinurog ko ng maigi para mapakain sa kanila. Sabi nila egg yolk, pero try natin to kasi nung nilubog ko naman, lumalapit sila, parang kinakain naman nila. Baka mas maganda ang maging resulta. Pero nag-hatch na rin kami ng BBS para mas mabilis sila lumaki. Mas maganda yung live food. Yan, kinalat ko lang ng ganyan mga ka-goldfish tambayan. Ayan, nakikita niyo yung sunlight, meron direct sunlight dyan, kaunti lang. Pero kinokoberan ko yan, pero may singaw pa rin. Ayan, pre-swim na sila mga ka-goldfish tambayan. Medyo madami din sila eh. Parang sana lampas 50 pieces eh. Di lang pansinin kasi malaki yung aquarium. Nasa 100 gallon. Diretso na natin sila dyan i-grow out. Nakakatuwa, nakapag-breed na rin tayo mga bossing. Kailan lang din ako nagsimula? Nung January lang din. Nag-research lang din ako sa YouTube. Mga tips ng mga kaibigan, co-groomers, tsaka mga breeders. Maraming salamat. Oo nga pala mga bossing, baka mahilig kayo sa sushi, Japanese food, bento box, ramen, tempura, sashimi. Nandun po yung setup ko ng goldfish, pwede po kayong bumisita at kumain. Kaya visit nyo lang po yung page namin, Miyamoto Musashi Sushi Bar. For inquiries, ako rin po yung nasagot. Okay mga boss, mga ka-goldfish tambayan, hanggang sa muli. Please like, share, and subscribe, and hit the notification bell to keep you updated, and God bless!
してきた分だけ一つ一つ重くなる。では何した